morning, guys. Ano tayo, guys? Nandito tayo ngayon sa ospital, guys, kasi aming yearly check-up ngayon ng aking machete. So, kagahapon nagpa-test na kami ay nung Friday. So, ngayon ay ating kukunin. Pakihawak nga muna ito pa magpe-basemus lang ako sa tiyo. Itutok mo muna ito. Napatutulong muna tayo kay ano. Kunan mo muna yung ano natin. Dito kami, guys, eh. Nandito ang aming family doctor. So, ayan. Kasama natin yung bunso kong papacheck up siya. Medyo masama din yung pakiramdam niya. Tara. Tubig ba dadalhin? Huwag na. Yes, bababa na tayo. Oops! Ayan. Halika ka, nanak. Ika na. One eternity later. Wala pala ngayon, guys, yung aming family doctor. Bukas pa. So, kinuha muna natin ang aming result. Para babalik na lang tayo bukas. Pupunta muna tayo sa kabilang hospital. Natin yung ating result. Tapos na tayo sa car. Kunin mo yung result. Kunin mo muna yan. Tapos lalabas ako. Ako, kunin ko na. Thank you. Salamat. Bukas na lang, no? Anong araw siya bukas? Alas 11. Thank you. Mali pala tayo na pinasok. School pala yung napasok natin, guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa hospital. I-check up natin yung aking mabait na anak. Lasal! Lasal! Ang gaganda ng halaman. Oh my God, guys. Oh, ano sasabi mo dyan? Umuna tayo dito, guys, habang nag-aantay tayo. Ang kutuwa itong hospital sa hotel. Yung coffee shop. Yung sariling medical insurance. Kaya naman napakamahal dito, guys. At dito ako na yung emergency, isang oras ko dito. Ay, sinin. Punta lang daw ako sa task for coordinator ng HMO. Sabihin first time. Pero so ano yan? Dito ka na lang. Accredited niya. Tatanong pa lang. Ay! Guys, magpapagas muna tayo, guys. Iniwan ko muna yung anak ko dun sa ano, Lasal. Kasi kahit private hospital, yun ang haba pa rin ng pila, Marie Joseph. Pang 30 siya. So this past few days kasi laging masama, actually palaging masama pakiramdam, kaya tayo nagpa-check up. Stress kasi, so stress. Magpapagas muna tayo habang, sabi ko sa kanya, antayin ko siya eh. Sabi niya magpagas na lang daw muna para ano, hindi rin naman tayo makakabili ng gamot eh, no? So, yun na.
pasyal-pasyal muna tayo ngayon, guys. Hangin muna kaya tayo. Oh, sige. Kumusta na kayo dyan, guys? How's the days going on? I hope ay nasa maayos kayo lahat na kalagayan. So, Monday ngayon. It's Monday. Happy Monday to all of you. Ganda ng sikat ng araw. Kailangan palagi tayong maging positive. Huwag lang sa COVID, ha. Sabi nga nila normal lang sa lahat ng tao. Normal lang sa tao may pinagdadaanan. Pero sa lahat ng ating pinagdadaanan, be sure na dadaan lang tayo. Huwag nating tatambayan. Gawin nating gawin nating inspirasyon na lang kaya, no? Gamitin natin. Yung mga pinagdadaanan nating pagsubok, whatever it is, gawin nating inspirasyon para lalo tayong maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng challenge ng Panginoon kung di natin kakayanin. At pag walang challenge, wala namang, kung baga, yun na nga, walang challenge ang buhay kapag wala tayong pinagdadaanan. Lahat ng tao may pinagdadaanan, maliit, minor man o major man yan. Ang mahalaga, kayang-kaya nating lampasan yan. Di ba, Papa? Yep. Aantay na lang natin yung tawag ng anak ko pag okay na siya. So, pipick upin natin siya doon. Siyempre tayo, nakuha na natin ang ating result. Kaso yung aming doktor ay bukas pa. Sa kanya lang talaga kami, kasi siya talaga yung doktor namin, siya yung nakakaalam ng history namin. Makita niya lang tayo, alam niya na yun. So, ang sasabihin na naman niya, ay, na naman, tumaas na naman ang uric acid niya. Hindi ko naman kayo bibigyan ng gamot, kailangan niyo mag-diet. Nakakatawa yung doktor talaga namin eh. So, yan. Ito na naman ang produkto ng kakakain natin sa labas. Kasi nga yung mga anak ko eh, siguro sa sobrang sup-sup sa trabaho, titigil lang sila pag nararamdaman nila yung gutom. Sometimes parang pakiramdam ko. Yung mga kinakain nila, hindi naman talaga nila na-appreciate yun. Parang nararamdaman lang nila gutom sila. Tapos kung ano maisipan. Pero ako talaga palagi ako may nakahandang pagkain. Everyday ako nagluluto eh. Kanya nga lang yung panganay ko talaga. Ay, minsan naka-order na. Pala may nakaluto naman pala daw ako, sabi niya. Akala ko walang food, sabi nga sa kanya. Kailan ba naman nawala ng food? Ang ginagawa ko na lang kasi guys, once na nakaluto na ako, pag alam kong ay matatagalan to kumain, pinapasok ko na siya sa ref, iniinit na lang sa oven. Eh, siguro, hindi pa rin mawala sa ano niya yung, alam mo yon, yung laging may nakalagay sa kalan ko. Laging may nakatakip na kawali o kaldero. Eh, ngayon, kasi hindi ko na siya inaantay dahil alam ko naman na walang oras ang kain niya. Kaya, pag nakaluto na ako, let's say nagluto na ako, alas 10 a.m. Pag mga 1 p.m., hindi pa siya nakain. Ipasok ko na lang siya sa rep. Kasi malamang sa malamang either tulog siya o ano, o hapon na talaga siya makakakain. Tapos lalabas pala siya. Eh palagi ko naman sinasabi sa kanya, nakakalimutan niya. Grabe kasi magtrabaho tong mga anak ko, lumalampas pa yata sa 12 oras. Talaga namang puro sila workaholic. Kaya ako naman, ang mami nyo, pagka tapos na yung aking mga ginagawa sa bahay, napapa-TikTok tuloy ako.
Pati tuloy ang ating machete ay napapatiktok na din. Talagang marami talaga tayong dapat asikasuhin sa buhay. Kung tutusin talaga, wala talagang dull moment. Lahat ng oras ay occupied. Ewan ko ba, kaya bilib din talaga ako dun sa mga nagtitiktok. Talagang hanggang umaga sila, tapos kinaumaga ng aga-aga pa. Ako, nagtiktok ako for about, sa loob lang na isang buwan. Oh my God, tumaas ang aking blood pressure. Hindi ko kinaya. Pasampa-sampa pa lang ako nun, ha. Paakyat-akyat. Hindi pa ako mismo nag-host. Kasi naisip ko, pag nag-host ako, ang haba ng oras na guguguling ko, eh. Parang mas okay yung maki-jamming-jamming lang muna tayo ng kanta-kanta sa iba. Para at least yun, kung 2 hours, 1 hours, 1 hour, 2 hours lang, ay pwede na. Pwede na tayong bumaba. Kasi pag nag-host ka, entertainin mo rin syempre yung mga guest mo. Medyo mahaba-habang oras, eh. Pasulpot-sulpot yung mga ginagawa ko. Pag may biglang, ma, alis tayo, mami. Ma, ano ginagawa mo, ma? Ganun. Tapos yung panganay ko, dahil tumaas nga yung blood pressure ko, sabi niya sa akin, bawal ka na mag-TikTok, ma. O sige, ano na lang. Hanggang 10 o'clock ka na lang. Gandalawang oras na lang. Ay nako, napaka-chismis na naman sa inyo, mami niyo. Alam niyo kasi dito sa amin sa Dasma, guys, napakamahal ng gas dito. Kaya kami medyo namamasyal-masyal muna para doon kami nagkakarga sa ano na yun di? Papuntang ano yun di? Silang. Papuntang Silang, doon kami nagkakarga. Sabi nga ng anak ko, doon kayo nagkakarga, tapos ang layo naman. Sabi ko, okay lang, para lang kaming nag-i-stroll. Wala naman traffic. So, kaya pag nagpagas tayo, ay atin ang lalakihan para sulit. So, mamaya guys, balikan ko kayo pag sundo natin sa aking anak, ha? For now, ay magko-concentrate muna tayo sa ano, daan. Ay, hindi mo ako magbabye, babalik pa. Hi guys! Tapos na tayong magpagas. Pero medyo nagbago tayo ng schedule ngayon, ha. Sabi nung anak ko, sabi ko pala, ako pala nagsabi, tinawagan ko siya kasi kadadating lang ng doktor. Uwi muna ako para makapag-ready ako ng lunch namin. Makapag-prepare ako ng aming pananghalian. Tapos susunduin na lang siya ng daddy niya. Tatawag na lang siya. So, yun na nga guys, ha. Until the next video, guys. Bye!